Magandang araw, Diyos mga Panos Biker here and welcome back to my channel. Sa video ito, pag-uusapan natin yung 203mm na rotor. Pwede ba sa ating mga bisikleta? So ngayon, nagkaroon ako ng bumili ako sa isang online ng rotor na 203. So kung mapapansin nyo itong 203mm na rotor na to ay masyadong malaki. So ang tanong kasi dyan, pwede ba ito sa ating mga bisikleta? Well, depende. Pwede mo siya ilagay, ideally, kung ikaw ay nagtitrail at saka nagda-downhill. Pwede rin yung enduro at saka XC. Kaya lang, ang problema kung ikaw ay common lang na nagbibisikleta at yung mga biyahe-biyahe mo lang ay city ride, long ride na hindi naman ganun talaga umaahon at saka lumulusong. So, ideally, mas maganda 160 to 180 millimeter. Pero ito nag kung mapapansin niyo to ngayon change ako ng 160 mm at tetry ko yung 203 na rotor. So bakit ko ito trinay? Kasi magda-downhill ako, magta-try ako mag-downhill kasi nag-try na ako mag-trail many times. So okay naman yung 160 mm. Pero ang problema kasi pag ikaw ay da-downhill, lulusong ka. So kaya nga downhill. So ngayon pag lulusong ka, ang braking power mo dyan dapat ay malakas. So, dalawang klase kasi yan. Pwede mo ilagay doon sa hulihan, pwede mo ilagay doon sa unahan. Kung gusto mo na mas malakas ang braking power ng ating bisikleta, doon mo siya ilalagay sa unahan. Kasi, ang brake kasi pag nasa unahan, doon kasi ang mas malakas. Kasi doon mismo yung pwersa kasi natin ay nandoon sa unahan pero yung bigat natin nasa hulihan. So kung ikaw ay magda-downhill, okay din naman yung nasa unahan kasi mas malakas yung kapit ng preno. Kung ikaw ay tulad ko na naka-dual piston lang, siguro pa pwede. Pero ang ginawa ko, trinay ko siya ikabit sa rears doon sa likod kasi nga ang pag nagda-downhill ka, mas ang pagbi-brake mo kasi almost nandoon ka na eh. Nakaakma ka na doon sa brake lever mo kasi every time from time to time magbi-brake ka. So ngayon, ang sa likuran kasi pag ang maiksi ang halimbawa 160 mm, maiksi ang ikot dahil nga ito ay 160 lang. So ang ikot niya ay mas mabilis. So kapag mabilis 'yan, iinit nang iinit yung rotor mo. So pag uminit yung rotor mo, possible yan masunog at hindi na kumapit. So medyo delikado. So ideally, sa mga talagang nag-i-enduro, nagda-downhill, pwedeng malaki sa unahan, malaki sa hulihan. Pwedeng 180 sa unahan, 203 naman doon sa hulihan. So yun ideally. Pero kung 160, mas madaling uminit. Parang kamay to. Halimbawa, yung kamay mo, ito, maiksi lang. Halimbawa, pag gumaganong ka, mas dali siyang iinit. Kung ito ay halimbawa, maiksi lang. Pero kung ang rotor mo ay malaki, mas malaki ang ikot, mabagal yung init. So, ngayon, halimbawa, kung ito, sample lang ito. So, kung igaganyan mo siya, from point here, sabihin natin, point A to B, from point here, papunta dito, pag ginanyan mo siya, matagal ang proseso ng pag-iinit niya o hindi siya ganun kainit. Unlike pag ang rotor mo ay 203 or 160 mm, so parang pag ginanyan mo siya. So kung mapapansin nyo, ang kamay nyo ay madaling uminit. So yun yung purpose ng iba at tulad ko din na naglagay ako ng 203 na millimeter na malaking rotor sa ating rear. So para pag sakaling kada brake mo, hindi siya ganun ka mabilis uminit. So, yun yung ating purpose ngayon. Kung nagustuhan nyo yung aking video ngayon, pwede nyo ako i-subscribe anytime. Pwede nyo rin ako anytime i-unsubscribe. So, bahala na kayo. Pero, yan ang ating videos for today. Ang 203 ay pwedeng ilagay sa ating bisikleta, kahit pa yan 26er, kahit pa yan 27.5, or kahit yan 29er. Pwede yan. So, yan ang ating videos for today. Maraming salamat po ulit and Diyos mabalas.